Ayan! Hello, everyone! Are we live? Come pwede ka, Doc, sa magpagitna. Pwede ako magpagitna. Oo nga pala. Ayan. Nandiyan na ba ang mga friends natin who are tuning in on a Wednesday night? Tama ba ako? It's a Wednesday today? Yeah, it's a Wednesday today. After 30 hours of duty. Magandang gabi po sa inyong lahat. Can you guys hear us? Please comment down below. May mga nakakarinig ba sa atin ngayon? So far, wala pa. Ngayon pa lang nag-notify sa akin. Wala pa. Ayan. Oo, chikahan muna tayo. Tingnan natin. Ay, sana... We're waiting. Pero may nag-heart na. Oh, thank you. Akalain mo may braille pala yun. They're here already. Thank you, guys. Yeah, we're here already. Sabi ni Gracely Jayon, hi po, sabi niya. And then Alfredo Abecuela says, loud and clear. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Hello, Sedi Alfredo. Can hear us? Hello, yes. Alfredito. Alfredito pala. Alfredito. Hello, Alfredito. Yan, good evening. Ayan, ang friend natin. How do you say this? Ayong gabi-i? Evening, guys. Maayong gabi. Good evening from Iloilo. Ayan, maayong gabi. Hello, hello sa mga taga-Iloilo. Ayan, hello. Siyempre, present tonight, ang auntie of pageantry. Happy to see my pamangkins, Ace, Hello, Doc Zed, and Gazel, aka VVV. Naku, may bagong tawag na kay Gazel, ha? VVV. Wow. Kasi daw lang si PB, yung pinasa mo doon sa group, ginawa ko siyang tab nila, loka sila, kasi si akala si VVV, yung mukha ko. Yung nakasabit ba yan? Oo, yung nakasabit, nakakaloka si PB, tampalin ko siya. Yung editor mo. Maraming salamat sa aking editor, si Ron Cal. Thank you so much for being so, so nice. Wow. He works sa Japan pala siya. No, he worked in the US. Sa US siya. Oh, okay. Bakit nagpadala siya sa akin tapos Japan yung Japanese yen yung pinasa niya sa akin? Hindi ba pwede yun? Nasa nursing care siya sa US, kaya maraming salamat, Ron Cal. Alam mo, sobrang busy ng tao na yan, pero isang request ko lang, may mga thumbnails ako agad, tapos editing ng videos ko. So, thank you so much, grabe. Ayan, before anything else, syempre, good evening ulit sa inyong lahat. And of course, I have two important guests ngayong gabi. Maraming salamat sa ating mga viewers tonight tuning in. Of course, let's welcome ang Suke dito sa Dr. Zed, the Pageant Guru channel. Ang paborito natin, the Cruella of Pageantry, Sir Gaysel. Please greet everyone. Hey, good evening sa inyong lahat. Siyempre, maraming salamat uli sa pag-invite sa akin, Doc Zed. At saka siyempre, kay my friend Ace, na hindi kami nag-uusap about pageant, we'll talk about volleyball. Promise! Nag-uusap kami, volleyball ang pinag-uusapan. Nag-aalaskahan lang kami. Never pa kami nag-usap itong 2024 ng about pageant. So, ayun. Totoo ba? No. Yes! Nag-uusap lang kami about volleyball. Huling message namin, talo ka, panalo ako. Ganun lang. Ako, kailangan magkita-kita tayo soon, no? Naglalaro din naman ako ng volleyball kahit papaano. Oo. Pero hindi ko na bike. You're from UST, di ba, Doc Zed? Oh, yes, of course. Panalo niyo yung lakal, oh my God. Go Oste! I love Aiza Mai. So I love everything about Oste. Sa Rico. I have my to God. Go na yan. And of course, let's welcome tonight, first time ever dito sa channel ni Doc Zed, ang cosplayer, commentator ng pageantry, our good friend, Ace Evans! Hello, Ace! Hello, bati muna tayo. Hello, and kudumida, all the way here from Belgium, or good afternoon here in Europe. Grabe, hindi na na-uwi sa Greece. Grabe. Ohio, to mga taga-Japan dyan. And good evening sa inyo, sa mga taga-Pilipinas. So for tonight, ang peg natin is, if you know Black Bolt, kasama siya sa Illuminati, sa Marvel. So, si Black Bolt tayo for tonight. Ayun lang, guys. Thank you so much, Doc Zed,
sa pag ano, sa pag-invite and sa friend ko na bata pa lang ako pinapanood ko na si Geyser. Baka pa pala mukha mo. Siyempre, black is beautiful, di ba? May pagka-top of ano itong si Mama Geisel, eh. May pagka-royalty, no? May violet-ish siya dyan. Yes, tama. Parang may pabampira. May pagka-rock tonight. May pabampira. Rock outfit ako tonight. Actually, ano yan? Turtleneck. Oh, wow. Pak na pak yun, kaya lang sabi ko, huwag summer pala dito sa Pilipinas, bakit ako mag-turtleneck? Huwag mo isara, papunta ka na sa ano Ninja Turtle, huwag mo na isara. Kaya nga, sabi ko, ano na lang nga, lagyan ko na lang siya ng ano, kunwari, lagyan ko. Maganda nga. Yan, pak. Actually, stand out ka sa aming tatlo dahil dyan sa purple na yan. Correct. Ayan, sabi ni Carmen Ferrer, black is beautiful. Naku, totoo. Thank man, you, Carmen. Ay, pretty boy, na-miss kita. Pretty boy says, hello, universe. Magandang gabi po sa inyo, pretty hello, boy. Hello, pretty boy. Sabi ni June Mark Estelliore, one of our avid watchers. Hello, Gisa, Doc Zed, and Ace Evans. Ayan. Hello, June. Hello, June Mark. Pretty boy, si Ace na buhay. Saan kaya galing? Naku, have you been gone for a while? Kasi iniikot niya yung Europe. Iniikot siya kasi yung Euro. Ambisyoso kasi siya. Aray, oh my, nakita ko nga yung mga photos niya sa Instagram. We followed each other this morning. Grabe ang mga photos sa Instagram. Kaya nga. Ayun na wala pa. Alam mo ba yung ads niya, 12 na? Kaya nga eh. Oo, oh, mahihiya ang mga Miss Venezuela dito kay Ace. Ay, oh my God. Hindi naman, ano lang. Blessed lang, charot. nawala ako kanina. Ayan, bumalik na. Okay, si Phoebe Kumbawa, Sensei Doc Zed, Toxic Slayer Geisel, and Miss Ace. Skyrocket of Instagram po ako from Japan. Not Doc Zed's editor. He just did a few fun edits po. Ah, si Skyrocket has been editing a few of my photos with some... Kami nila, Sir Geisel, sobrang nakakatawa. Ng mga, grabe, hindi ko kinaya. Kahit naka-duty ako, eh, natatawa talaga ako at nagigising ako sa untalk sa mga... He's trying to... Ano ba ito? Parang AI yung ginagawa niya sa mga photos natin. Hindi siya yung editor ko, Sir Geisel. May iba akong editor. Pero si Skyrocket is from Japan. Oo. Wow. Yeah, akala ko siya. Oo, may mga ginagawa lang siyang konting mga ano... Mga edit for us. Para just for laughs. Mga memes natin, di ba? Na sinisend natin sa ano natin. Sa GC. Sa group. Sasama natin sa GC na yan. Ayan. Uy, sabi ni Embrez, same po, been watching Sir Geisel since 1987. Oo ba? Hoy, Embrez, ako pala man ang mukha mo ko. 1987 ka naman. Same ano here. Ka ba? 4 years old pa lang ako noon. Ah, 4 years old pa lang daw for the record. Ayan. Naku, maraming salamat sa 102,000 followers natin. Oh, guys, diba? Ang bilis like naman ng pag-aklat. Wow. Ang saya. Ayan, tsaka road to 2,000 na po ako, kaya maraming salamat. Wow, grabe. Oh, wow. At lucky charm ko to si Sir Geisel, lahat ng kanyang videos with me, umaabot ng mga 13,000 views, my gosh, in 2 weeks. Grabe, grabe sa lucky charm. Talaga. Sana all lucky charm, di ba? Totoo. Wait lang, Doc, ha? Kanina sa nanood sa akin ng alas 5 ng hapon, thank you so much sa mga 8,000 kayo. My God, hindi ko nabigla ako sa 8,000 no, na views. Thank wow. you, guys. Thank you so much. Love na love nyo talaga ako. Kahit wala ka kwenta-kwenta yung sinasabi ko doon kasi nag-ikot lang ako dito sa loob ng bahay. 8,000 sila. Oh my God, salamat po. Paano kung nakita ko nga yun? Video mo yung nagsusuklay ka pa kanina ba yun? At kakaligo mo lang? Yes, ganon. I think that was the time before I slept. Wow. Oo, bago ako natulog, napanood yung slide ng vid ng ano mo, ng live mo sa kanila. Ayan. Good evening sa inyong tatlong mga host, sabi ni Merliza Dorla. Hello, Merliza. Maayong gabi ulit, galing from Ilocito. Hey, si from Team Alexi yan. Si Romnick Malco, from Team Alexi from Iloilo. Hello, Romnick. Oh, mamaya pag-uusapan natin sa Alexi. We've been seeing a lot of her videos and interviews. Ang yes. talaga ni Alexi, no? Grabe. Oo. True. Father Geisel, pray for us, sabi ni Sedi Ryan Matugas. Ganun ba yung isura ng damit niya? Grabe naman kayo. Grabe. Ano daw? Grabe kayo.
spray for us daw. Kasi tinaas niya kasing ganun, di ba? Yung damit niya. Ah, para siyang pare. May baka may libro ka dyan, may Bible. Mag-ano na tayo. Black priest. Parang kulang na lang ng ano, crucifix, ganun. Yung ganun sabi niya. Grabe kayo sa sabi akin. Sabi ni Pendragon, nagsama-sama ang Powerpop Pop Girl. Ay, power pop ay grabe girls. Naman. Ako si Blossom. Hindi ko sila kabisado. Ako na lang si Buttercup. Blossom, no? Buttercup, at saka si Bubbles. Ay, Cherry ba? Huh? Bubbles pala. Sino sinasabi ko, Cherry? Cherry Blossom. Cherry Blossom pala. Correct. Blossom, Buttercup, and Bubbles. Hi, boss! Oh, I love you. Grabe to. Good evening to you, my behalf, Bakzet, and other guests. Last break ko na po. Hi, Sir Jerome Lee. Magandang gabi. Oh, hi, boss. Thank you. Siya ba yun, Gaisel? Siya ba yung ano mo? Yung... Siya yung mahal ko. Wow! Bakit? Hindi ko to kinaya. Sabi ni Terrific, ang ganda ng pagkakaano niya. Acronym, Gaisel. Ang galing. Na-insert. Very smart. I'm amazing! Gaisel. Love very it. Just yung Gaisel na yung, yan. Yung mga, yan. Yung mga subscriber natin talaga, kakaiba yung mga ano nila, utak. When it comes sa comment din, ang galing nila. I've been reading this comment since kanina pa. We will not make a statement about this. So sorry, pero love for all na lang ang masasabi ko. Ayan. Yes. Oh. Hi Ace, happy ayoko... to see you here with... Yes, yes, Sir Gaisel. Ayoko makikomment doon kasi parang wala naman tayong karapatan na. Problema na nila yun. Nawala ako. I'm so sorry. Yeah. Ayan, nakabalik. Ayan, hindi natin masyadong alam kung ano mga nangyari. And we were not, we're not there. So wag tayo makisautaw. We just hope for the safety of everyone. Yun na lang. Margaret Pascual. Hi, Ace. Happy to see you. Thank you, Margaret. Excited na ako sa baliktaktakan. Ang dami namin pag-uusapan ngayon. Siyempre, bago yan si Sir, ano, si Sir Ace sa atin. Naku, ito, grabe. Dracula inspired si Gaisel, sabi ni Bong Masil. Nawawala. Ayan. May ako may top 5 na itong si Nicoy. Top 5, Makati, Mima Ropa, Tawi-Tawi, Tugigaro, at si Kihor. Char lang. Ano yan? Mukhang wala. Bakit may Mima Ropa? Ang hirap. Grabe naman kayo kay Sir Gaisel. Akala nila, pinapanood ka nila since 1920 daw. Naku, panahon pa ni ano. Mama. Si Ace kasi. Makakaloka to. Since 1973 daw, sabi ni June Marquez Celiore. Naku, maraming salamat, Melby. Ay, Melby, ang aking mahal na si Melby from Hong Kong. Hey. Wow. Thank you so much. Ating 199,000 viewers. Ay, naku, we're not gonna comment about the brawl that happened in Thailand. Good evening po. Nice collab. Sabi ni Ruth the Sprite, 1, 2, 3. Monetize na si Doc Zed. Ang bilis. Yes, syempre. That's all because of your support. Grabe, nakakatuwa. 2 weeks. 2 weeks, di ba? Yeah, 2 weeks. Wow. Na-break mo yung record ko. 3 weeks. Wow. Grabe, pero dahil, yung record ko na yun, dahil yun sa tulong ni RJ at saka ni Mama Sam. Oo, kaya ganun. Ganun sa kabilis. Of course. Mm-mm. Of course. Pasalamat tayo sa kanila. Ayan. Hello, nakita niyo ba ang Miss Grand Thailand entrance? Pakulo, hindi po namin nakita. Pag-uusapan natin Miss Universe tonight. Si Sir Padgett Lemon. Hi, Sir Lemon! OMG, kakabayan niyo si Papa Bex at kakatapos lang ni RJ. Actually, that's why I adjusted a few times kanina. Kasi sa RJ live. Oo, first love ko si RJ. So, nag-adjust ako ng time. Kaya ngayon kami nag-live. Siyempre si Mama Bex. We love her so much. Grabe. Ang energy, ibang klase talaga. Correct. Good evening. Sabay kami ni Parade of Beauty ng live. Sino man ang piliin nyo sa amin, just do a replay. Okay lang. Wala naman kami. Yes. Sabay nga kami ni Parade of Beauty. Sabay nga kami ni Parade of Beauty kagabi. Meron siyang, ano ba yon? Nasa 20 yung something yung ano niya, yung viewers. Tapos sa akin nasa 13. Ay, ang saya-saya. Sabi ko, bomba tayong dalawa. So, thank you guys. Maraming salamat sa inyo. Okay, yeah. Love natin lahat. Love lang talaga sa ating mga ano, fellow Filipino pageant vloggers. Last na lang before we start,
si Robert Marcos says, as always, excited to hear updates sa most exciting beauty race in the universe. Always nice to hear your insights, Doc Zed. Maraming salamat. And honest commentary of Gazel too. And then first time to hear from Ace though. Of course, si Sir Ace. Alam niyo, ang daming nagre-request sa akin na mag-collab with Sir Ace Evans. And finally, it's happening tonight. Ayan. Yes. Okay. Sige, ayan, watching from UAE, sabi ni Chinita. Hi, Doc Zen, and your two guests. Alexi fan here, watching from UAE. Opo, marami talagang fan si Alexi. Naku, ay, maraming salamat for demo. Support. Mayaman talaga itong ating kaibigan na to eh. Iba talaga. Oo, maraming salamat. Lahat na lang ng live ko, meron akong may paayuda. Ay, nako, iba to. Sabi ni Gracely J1, Sir Gazel, mga nga gat tonight. Ayan. I'll be back in 30 seconds. Ikaw muna, Sir Gazel. I'll be back. Yes, ayan. Thank you so much, Ma'am Grace Lee. Grace Lee, da? Jean. Grabe. Oh. Kamusta, Ace? Anong eksena natin ngayon? Well, panalo Lasal. Ano na, Gazel? Panalo naman yung Enyo kanina eh, natalo yung FEU, o diba? Oo, makakaloka. Mga taga-FEU dyan, ano ka ba? Biglang naging volleyball, sorry guys, kasi may hindi kami sa volleyball. Narin ko. Ayun, yes, Doc, ano lang topic natin for today's video? Ayan. Okay, sige, at nabati na natin mostly everyone tonight. Ngayong gabi, ang title natin is The radar, no? Radar to the crown. Who among the girls are making it in your radar sa atin as pageant vloggers at syempre pageant fanatics? Sino ba yung mga napupusuan or nakikita ninyo that could, you know, has a very huge potential to surprise us in the, ano, in the upcoming prelims and finals? So ang pag-uusapan natin, the first part would be the potential girls who are already in your list, no, among the radars in snatching the crown. Ikaw, Sir Gazel, nakita natin sila yesterday. They had their contract signing. We've seen a few clippets from them, diba, for the women's month. Yes. And yes. I actually heard na na-divide na yung mga girls into several groups, no? Para eight. May mga, eight groups. Yeah, eight groups na sila. And then para may specific silang mga topic or parang advocacy na pag-uusapan. So, ikaw, Sir Gazel, habang nakastock pa ang ating friend na si Ace. No, okay na ako. Ayan, sorry guys. Ayan, okay na daw si Ace. Sino ang isa sa mga unang nasa radar mo ngayon? Not the front runners ha, yung mga parang hindi na namin bubble up. Yeah, hindi natin pag-uusapan dito yung front runner ha. Para sa akin yung nasa radar ko talaga na mukhang kakabog din naman sa preliminaries at talagang mukhang kakabog sa competition ay itong si Talisay. Si Talisay na impressive ang ano, ang kanyang headshot photo. Tapos meron ang ganda din lalong-lalo na ang kanyang swimsuit. Na-amaze talaga ako. Hindi ko ina-expect na sa lahat ng taga Cebu, magsha-shine pa siya. Although, mas kilala natin si Chris Tiffany Hanson, pero nandoon siya sa part ng medyo front-runner talaga siya sa competition. But itong si Talisay, simula, kalaban din siya ni Chris Tiffany Hanson doon sa Miss Universe Cebu. Isa talaga siya sa pinakamaganda doon. Yun nga lang talaga, nagkatalo lang talaga sa Q&A. Actually, mas maganda pa nga yung sagot niya kay Chris Tiffany Hanson or kay, mas maganda lang talaga yung kay Bantay. But, na-excite ako sa maaring maibigay at mas maipakita pa nitong ni Miss Talisay kasi so far so good at mukhang malapit niya ng maliligwak yung mga taga mga Visayas kasi sa totoo aminin man natin sa Alexi Brooks talaga ngayon yung ano plug bearer ng mga Bisaya tapos mukhang sumusunod lang itong si Christy Pani Hanson at mukhang papalo at kakabog din itong si Miss Talisay. Yeah, very good observation. Ako din, 'di ba? Surprisingly during our the top 5 bakbakan natin nila Sir Tony Lemon, yes. And Mama Bex and Ate Banks, nasa number 3 ko si Talisay sa mga best in swimsuit photos that were released recently. Ayan. Kaya agree ako, Talisay is also one of my bubbling up girls talaga. And what I've mentioned last time,
siya ang flag bearer ko ng Cebu ngayon. Diba? Yes. There, how many girls? Four or three girls from Cebu? Five. I think five are there so far. Very strong candidate. Yeah. May Talisa yung Toledo pa kasi. Ah, si Kayla. Si Kayla pa, taga-Talisa si din Toledo, siya. Si Toledo, oh nga pala. Five. Toledo, Mandawi. Ah, okay. Diba? Ang dami yeah, nilang Cebu. I think si Talisa is doing very well. True to that. Oo. Ikaw naman, Sir A, sino ang isa sa mga mababanggit mo na mga bubbling up or are in the radar already in Snatching the Crown? Actually, nabanggit natin siya kanina off cam, Doc said, si Sambales, si Anita Rose Gomez. Kasi, actually, nababanggit na to before si Anita because of the hype, because of the, you know, napaka-singe talaga ng waistline nito. Talagang out of this world nga yung ibang description sa kanya. Pero, what I like about her is, diba, hindi natin siya napapansin, pero when you look at her beauty, talaga, akala ko before pang MGI lang siya, talagang hindi siya prototype ng Miss Universe Philippines, or Miss Universe, rather. Pero nung nakita mo siya, yung styling niya, iba-iba, sobrang fresh, and yung sinasabi ng iba, somber, sinasabi ng iba na sobrang, pag may pagka-somber siya, pero ang layo, iba talaga siya, pero na sa mga styling, kanina natin pinanood ko yung latest video nila ng International Women's Day na ano nila, na parang, ano tawag doon, promotion, ang ganda niya doon, sobrang sa mga naka-white, isa siya talaga sa mga nag-stand out sa akin, and when it comes naman siguro sa styling niya, ang ganda, kudos sa glam team niya. And ano lang, di ba, na parang I'm not sure kung pareho sila ng glam team ni CJ Opiasa last year, pero napakaganda ng styling niya so far. So nararamdaman ko when it comes to styling, si Anita Gomez talaga magpapasabog. May nagpasabog. Napaka walang hiya mo, Mikoy, nung gigil ako sa iyo. Ayun. Ako Mikoy yung mandaka na channel ko, kumain kita doon. Sorry Gaten, pero sige, go ahead. Nagsasabi lang kami ng totoo. Nagsasabi lang kami ng totoo. Kasi sa comment ni Sir Ace yan, na bata pa lang siya, pinaparoon niya na si Gisel. Nakakaloka. Ayan tuloy, best comment of the night. Bata pa lang daw siya, kasama niya si Enrile. Nakakaloka. Wow. Yeah, thank you so much. Diba ang dami sumuporta? Oo. Ayan. Isambale, totally isambale. Yes, agree din ako. Totally agree. Isa yan sa napag-usapan namin off stage, off cam ni Sir Ace. I think Zambales is peaking at the right time right now. And I'm so glad kasi she's trying to prove us wrong that I'm not a Grand International prototype. I'm a Miss Universe caliber. Napakalinis niyang tignan kahapon. Agree, one of the best girls in white yesterday, with especially that sporting that look, ang ganda. Parang threat. Nakakatakot ang Zambales this year. Zambales made it top 5 last year. Let's see this time if Anita can rose to the occasion with her looks and her great styling team. Ang galing. Ayan. Sabi ni Sir Lemon, mga Powerpuff Girls, grabe kayo, 4:48 a.m. ng umaga. Magpatulog naman kayo. Happy to see Ace. Nakakaloka. Ang aga pala sa New York. Sa California pala siya. Hello Sir Tony. Ikaw, Sir Gisel, meron ka ba bang ibang mababanggit na mga nasa road to the crown? Of course, maraming salamat sa ating 230,000 viewers. Ay, grabe. Ang saya. Thank you. Thank you po. Para sa akin, napapansin ko natin ito. At talagang si Miss Leyte, may nagsuggest kasi sa akin, girl, subscriber ko nito na, oy, pansinin mo kayo si Miss Leyte, hindi nyo napapansin. Sabi ko parang baka kababayan mo siya, hinahype mo. Pero tiningnan ko yung credential, tapos yung mga eksena din niya, tapos magaling pala yung si Miss Leyte. Tapos gusto ko yung pagka-Pilipina beauty niya. Hindi siya ano ba tawag dito? Hindi siya yung hinahype ng iba kasi siguro hindi bet yung beauty niya. But I like her. Tapos talagang lumalaban din naman siya sa competition si Miss Leyte. At napapansin ko na siya sa ngayon. Kasi pag tinitingnan ko yung mga photos niya, hindi rin siya nalalayo doon sa mga frontrunner. Kasi minsan underwhelming yung mga performance at saka yung mga photos ng mga frontrunner. To be honest, walang talagang nagpapasabog na ikaw na ang the best kasi ano. Pero ayun, napansin ko si Miss Leyte and mukhang isa to sa mga matatalinong babae sa competition. Can I add to that? Sure, sure. Can I add to that to Kay Leyte? Ito si Angel Rose Sambal, di ba?
Kaprototype niya si Clarissa Castro, lalo na sa mga photos niya, nang tinignan ko siya, sobrang haba nung ano, tingnan siya sa yung frame niya. Pero sorry to compare lang ha, kasi si Clarissa Castro, yung problem niya before is yung styling niya. When it comes naman kay Angel Rose Tambal, mas kaya niya. I mean, mas yung kaya. Styling niya napakaganda, nag-i-stand out siya. So excited ako na marinig siya kung paano siya magsalita. So tignan natin, kasi when it comes to styling, aurahan, outfit, panalo for me. Oh. Okay. Yeah. To be honest, parang malaklay sa Clastro din yung salitaan din nito. Sabi, may narinig lang akong clips pero hindi naman ako nagbibilib doon sa mga clips, malay mo naman. Ganun-ganun lang. Pero once na magsalita sa empowering din naman, pero hindi pa ako nako-convince, hindi ko pa masasabing good communicator siya as Clarissa Castro, talaga lang namang bumubula ang bibig nun. But, so tingnan na sa mga susunod na mga competition at saka mga challenges ng Miss Universe Philippines kung mag-shine siya or makikipag-tapatan siya kila Lorraine Ojimba or Alexi Brooks when it comes, or Christy McGarry when it comes sa communication skills. Agree, no? Isa din sa mga napapansin natin as early as today, si Leyte. Very Filipina face, Clarissa Castro, ang ganda ng comparison. May dating na ganun nga, no? So we have to watch out for Leyte. She's starting to bubble up in the competition. Ako naman, isa sa mga mamamention ko siguro si Southern California. Itong si, what's her name? Janet Hammond. Tama ba ako? Janet. Oo, si Janet Hammond. Among the girls from the Filipino community, napakalinis tignan talaga nitong si Janet Hammond. Very alta, very finesse, at malinis ang styling, really on point most of the time. She can really speak so well as well. And I think she's married already, di ba? Tama ba ako? Yeah. Alam ko married na tong si Janet Hammond eh. Opo. I started to like her with her swimsuit photo. Ang ganda. Ang ganda ng kanyang swimsuit photo. She made it to the top 15 ng listahan ko. I think also kay Sir Gaisel nandun din siya sa listahan mo. Nasa top 10 nga siya sa akin. Surprisingly, ang ganda. He's starting to bubble up in my list. So, with a girl who has this kind of ability to rise in the occasion na parang, alam mo yun, kaka-start pa lang pero gumagawa na ng ingay, this girl is on the right track in making herself at least in the semifinals. So, we have to watch out for Southern California. Ayan. Ikaw, Sir Gaisel, meron pa ba? Guys, ang pinag-uusapan namin ay mga girls na nasa radar, no? Ibig sabihin, girls who ako meron. Marami to be honest. Ang dami. Marami talaga akong napapansin. Albay. Albay, isa sa ang tangkad. Isa sa mga pinakamatangkad, I think, sa competition. I think she's the tallest. Isa ang bungad ng Miss Universe Philippines at talagang magpapakila, talagang, alam mo ba kung ganyan kaganda, kaganyan kagaling, tapos ganyan kahaba yung bubungad sa'yo, parang kabahan yung susunod sa'yo kung kakabugba or hindi. May pagkarabiya siya, no, na parang vibe. Yeah, rabia. Very rabia siya na Pinay version. Especially tapos, on her swimsuit shot. Hi, RJ. Yeah. Good evening. Good evening, RJ. Hello, RJ. Hello, RJ. Ina-adjust ko ang time for you, RJ, kasi alam ko may live ka. Yeah, kasi bukas may eksena siya bukas. Nakakaloka. Dapat bukas yan eh, di ba? Agree with Albay, as you were saying. Mm-mm. Tapos si Albay, bukod doon sa ano, actually, naka-graduate na siya as cum laude, I think, mechanical engineer. Ang pagkaka... Di ba yung nag-bless nung ano nila, nung graduation? Ayan na naman tayo. Aray ko! I'm not sure kung mechanical or ano ba tawag doon? Ano pang klaseng engineer? Basta engineer siya. Ayun sa... And hopefully, napanood ko yung ano niya, local pageant. Hindi ako na-amaze sa Q&A. So hopefully, mapag-aralan niya kasi ang deserving niyang makapasok sa ano semifinalist. Dahil sa haba, sa beauty, at saka... Alam mo yung mga Bicolano ay minsan lang daw mag-represent ng Pilipinas sa international pero kumakabugla Venus sila, Catriona, talagang pangabog din talaga sila. Hopefully ay mag-shine siya dahil matangkad talaga yung babaeng ito at ang ganda-ganda din. Totoo, Albay. You have something to say? Yeah. May add ka pa doon, Sir Ace?
Yes, pwede ko ba idagdag dyan si Kimberly Street from Australia? Si Kimberly of Street course, kasi... Of course, yeah. Si Kimberly Street kasi hindi natin siya napapansin because of, siguro wala siyang makinarya, pero she's really pageant veteran eh sa Australia. Marami na itong nasalihan. Nagsumali na rin to ng MGI Australia. And then, I mean, I know nagtitrain din siya ng mga girls sa pasarela. So when it comes to communication skills, wala tayong question. When it comes to maturity and depth, substance, yan, dyan siya lamang. Ang problem ko lang sa kanya is yung styling niya sometimes hit and miss. Lalo na sa outfit niya. Although, ang ganda ng mga photos na nire-release niya, very high fashion. And talagang kakaiba siya. May ibang aura sa kanya. So, ang inaabangan ko lang sa kanya is sana parang mag-reflect sa kanya. Di ba nagtitrain siya ng pasarela? Sana siguro kalmahan niya lang kasi sometimes medyo calculated siya kung paano gumalaw eh. So, sana being natural lang. Pero for me, I think isa siya sa talagang na pwedeng bumulaga this, you know, sa competition na ito. Yes, yeah. Sir, I agree. Sir, people have been saying you're frozen. Can you leave muna for a while? I-enter na lang kita ulit. You've been frozen for a while already. Adding up to Australia, I think I think Australia is one of those girls talaga to watch out for among the list of the girls in the Filipino community. Ang ganda-ganda ng kanyang swimsuit photo. Bet na bet natin yung kanyang bejeweled Candy Crush na styling. Ang ganda talaga, no? Very high fashion yung dating. Very tall, statuesque beauty. I'm always saying she's reminiscent of Rachel Peters' vibe. Siyempre, nanalo si Rachel Peters ng Binibining Pilipinas universe, no? So who knows, we can have another shot like that. And then, agree, no? Q&A skills. Walang problema kay Australia. Ang problem lang natin sa kanya, minsan may pagka-trans-ish yung vibe, no? Trans-ish. So lalo na pag unang tingin. Oo. So, medyo strong kasi din yung features ni Australia. So, I think we need her to look more youthful and vibrant sa competition. But nonetheless, okay naman si Australia sa atin. Ayan, si Sir Ace is already back. Australia is very diverse, sabi niyang ganyan. Okay, ako ang other nasa list ko na babanggitin would have to be Miss Angeles City, my hometown girl. I like what we saw during the press presentation. Napakaganda ni Angeles. Bumulaga siya na parang, who's this girl, no? We need to watch out for this girl. Ang ganda ng pagkakasunod nila ni Albay. And maganda ang kanyang communication skills. I think she's half. I'm not sure if UK or British or American. Thornley. Ano? Si Thornley. Thornley, yeah. Pero I'm sure that she has good communication skills. She just needs proper styling. Hindi masyado akong fan ng kanyang swimsuit. Did you see the swimsuit? Yung parang naka-cat suit siya black, na leather. Naka-black siya na parang leather yung ano. Yeah. Parang kay Doc said lang. Hindi ako masyadong fan. Para siyang mag-scuba diving na dating for me. Parang safe yung kanyang swimsuit. Correct. Hindi mo lang siya nagpakita ng balat. Parang hindi siya nagpakita ng skin sa... Parang tabon na tabon. Correct. Tabon na tabon, So, we need more of proper styling from Angeles City, but I think she can make the semifinals come coronation night. We just hope that these girls can maintain yung kanilang momentum pag malapit na ang mga know when to peak na moments. Ayan. True. May mga ma-add up pa ba kayo ng mga girls in the list? Ace. Meron ka pa ba? Ewan ko kung... Inoconsider niyo siya, si Bulacan, si Chelsea Manalo. Of si course. Chelsea Manalo. Yes, of course. Si Chelsea Manalo kasi hindi siya nagbabalik siya sa pageantry, which is nagulat ako kasi I know it's been 7 years na panood ko rin yung interview with Adam and thank you sa kanya. Sobrang nagulat ako na parang ganun pala yung pinagdaanan niya from the 7 years, nag-graduate na siya. So hinintay niya lang yung perfect timing. So when it comes to communication skills, wala tayong problema sa kanya. She's eloquent. Actually, she's fluent English and Filipino. And then... So, well, pagdating naman sa styling, nakita niya naman sa mga photos na nire-release niya. Kung hindi siya nagta-top 10, nagta-top siya sa, umapasok siya ng top tag when it comes sa mga listing. So, wala akong problema sa kanya. Medyo siguro, yun na, gusto ko lang makita siguro kung paano yung performance niya sa stage. Sa stage, yun lang siguro, so far. Yun lang, si Chelsea. Yeah, mag-a-add ako kay Bulacan. Sabi na parang,
Miss International vibe daw si Bulacan. So we hope that she could gear up as like Miss Universe caliber na medyo konting may angas nang dating no, mala siya ni Miss Palacios. But nonetheless, alam mo siya ang favorite ko sa face, no? Face wise among the Black Barbies natin. Bulacan is my my ano sentimental favorite. I love all of the photos that she released from the headshot to the swimsuit photos. Napakaganda nitong si Chelsea. She can make the cut also for sure, for sure. Shoe in ito sa top 15 ng ano ng year ng competition na ito. Ayan. Pero syempre iba pa rin ng Alexi Brooks. Alam naman natin yan, ibang caliber din yan si Alexi Brooks sa mga ano correct. Sa mga Black Barbie natin. Ayan. True. May question dito si John Paul. Uy, Doc Zed, kayo po ba ang nag-host ng press con ni Tara? Yes. Ako po ang nag-host ng kanyang siya press po. Conference. Ang ganda, di ba? Last Monday. Hindi kinakabahan si Doc Zed. Parang lang siya nag-host ng live streaming. Oo, wala. Wala po. Panalo. Wala po akong kakaba-kaba sa sarili ko. Kahit sa Araneta pa yan. Indiretso na sa prelims yan, Doc Ted. Di ba? Ikaw na sa prelims. Yeah. I'm so glad. Well, mabreak lang natin. I'm so glad kasi like the owner of the venue is the owner and events organizer of Mistress of Filipinas. So they already got me as one of their hosts this this edition. Kaya abangan nyo. Sa Mistress of Filipinas. Ay, sana all. Host. Ayan, exciting. Oh, may napapala ang ating confidence. Pang wedding lang kami, hindi pang events. Sabi ni Richard... Nawala si Doc. Ayan. Richard niya, Reyes. Ayan. Sabi ni Richard Reyes, I go for Australia, watching from Paris, France. Bonjour. Mm. Okay. Hey, medyo Richard. Medyo nagtalagyan ako ng konti. Hello, hello. Medyo nag-freeze ako ng konti. Ayan, naglalag ka, Doc. Umiksit. Parang umiksit. Lumipat yung virus sa'yo, Doc. Ayan, can you guys hear me? Ayan, nakakalo. Ayan, sabi ni Sir Tony Lemon, iiwan na tayo ni Doc Ed at maraming new career na siya. Naku, hindi po vlogging ang ating unang minahal. No? Anything about pageantry, ayan. Pero syempre, pageant pa rin naman yung Mistress sa Philippines. Pero yeah, I'm glad to share that to you guys after the press con of Tara. Yun ang naging sa akin, offer, ayan. Sino pa among the girls na nasa bubbling up ninyo? Ikaw, Ace. Siguro ipasok ko na si UK. Although somehow may pagka dark horse sa akin si Christina Chok. Ang problema ko lang talaga kay Christina Chok, she's very seasoned na when it comes to pageantry. Pero ang problema ko sa kanya, styling niya, sometimes kasi hit and miss din. Tapos, you know, I don't know, she's one of the matured na, pero dapat kasi kaya mong pabatain yung ano mo eh, di ba, yung aura mo. Lalo na, maganda pa naman yung styling nito. Pero yun nga, siguro sa, I'm not sure sa color or sa makeup. Minsan kasi, parang pilit eh, yung pagiging, di ba, young vibe niya. Lalo na sa press presentation. Although maganda yung kulay, pero yung damit, parang masyadong pang Miss World for me. So yun lang for me. When it comes sa pasarela niya, maganda rin 'to magpasarela. Siguro nasa ano lang, nasa outfit lang, siguro nasa depende rin sa gising niya siguro. So ganun yung nararamdaman ko sa kanya. Depende daw kung hot or cold shower, ganun. Yung ano. Nakakaloka kayo, depende sa gising. At as may isa pa akong naiisip. Si Miss Laguna naiisip ko rin, si Alexandra Rosales. Yeah, wait lang. Yeah. Before Alexandra. Go. Very big miss sa akin yung itsura ni UK kahapon. I didn't like the hair. It was no, over the kaya nga. Para siyang ninang. Para siyang ninang doon. Kaya, ninang, pero naka-red lipstick. Sobrang red na red lipstick. Sabi ko, ano tong klaseng ninang? Parang ito yung ninang na, ayaw na sophisticated dito. Ninang. Siya yung ninang na magpapahinto ng kasal. Siya yung ninang na sa binyag, siya yung ninang sa binyag na hindi magbibigay ng malaking sa bata. Nakakaloka. Kasi inubos niya na doon sa yung pera niya sa pagpapapula ng lips. Grabe, grabe kayo. Baka gumanti si
Hindi, kasi ano naman, sana yung styling agree. Team. Styling. Oo, sige. Go ahead with Laguna, sir. Go. Si Laguna naman, si Alexandra, ano, may international competition na itong ipinanalo, yung Bikini Open. A bikini competition, ipinanalo niya na yun eh. So wala tayong problema when it comes talaga sa pasarela niya. At saka sa body. Yun nga lang ang problema ko sa kanya doon sa swimsuit. Parang nalihis siya ng landas. Parang hindi siya aware na plain background. Bakit, kasi parang naiba siya ng ano ba tawag dito? Naiba siya ng... basta! Basta wala ba siyang narinig na pinag-usapan na plain dapat yung background. Ang makulay pa yung background niya kaysa suot niya. So that's why hindi siya nagkuminang doon kasi nga doon na focus yung mata ko doon sa background ng ano niya, ng swimsuit niya. Kasi naka-yellow din siya tapos napatay siya ng orange kasi orange yung background niya. Tingnan nyo, maganda sana eh. And hopefully... yung title pa naman niya is Bikini, tapos doon sa swimsuit photos ay mukhang hindi siya nag-shine. But I like her beauty, very Filipina, at tapos very Filipina yung kanyang kulay. So hopefully consistent, kasi yung ibang ano naman niya, lalo ng press presentation, okay naman. Yeah, I agree with you, no? I think Alexandra Rosales made my top 15. As in, pang 15 spot ko siya. Kasi, ang ganda ng Power S post niya, the one that I've mentioned during my, my solo video. Although, parang feeling ko dinala siya sa isang kiddie pool. At nasa likod niya ay, parang pool yung nasa likod niya eh. Parang slide nga yung nakikita ko dun sa backdrop niya. Totoo no, parang hindi siya nakakuha ng memo na, girl, baka dapat sa studio lang. Dinala talaga siya sa pool, sa resort talaga siya dinala. Totoo ka no. Basta, siya lang yung naiba sa lahat. Dapat plain lang, di ba? Oo, but not diba less, meron, I think. Meron pang nag-hat dun, yung naka-hat. Hindi ba magkasama sila ni Alexandra? Sa isang resort sila. Oo, mukhang nasa isang resort po sila. Oo, ayan. But nonetheless, Alexandra is also, I think, bubulaga ito, knowing that she's a title holder no, in 2022, international correct. Title holder. Sure, I think bubulaga ito si Alexandra. Very good opinion, Sir Gaisel. Sino pa ang nasa bubbling up ninyo or in the radar to the crown? Later on, after this, we will be talking about our top 5 favorite, ang top 5 ni Sir Ace. Pag-uusapan natin yan. But first, we would like to thank our 250,000 viewers. Marami pong salamat on a 9 PM Wednesday. I hope that you had your dinner already. Kung hindi man, sabayan namin kayo habang kumakain kayo ng inyong mga thank you guys. Dinner. Ayan. Sir Ace, meron ka pa ba na nasa bubbling up? Siguro si Luke Ban, idagdag ko na din. Si Ricky De La Peña. Ayan. Si Ricky De La Peña kasi, ewan ko, parang iba yung nararamdaman ko sa kanya. Ang ganda ng beauty niya. Morena-morena, may pagka-Pilipina. Pero nakita ko rin yung pasarela nito. Konting sigurong polish pa kasi may dating na yun. Tapos may beauty pa. Sa style niya, okay naman. Kaya lang gusto ko mag-level up pa siya. Ayun, ang hinihintay ko na lang sa kanya is yung, mga interviews, kung paano siya magsalita. Kasi kailangan din malaman natin kung maibubuga ba siya pagdating sa communication skill kasi alam naman natin hindi tayo nagpapadala ng ng mga may kulang especially sa communication skill kasi ang taas ng standard natin 'di ba Katrion ng Gray Pia Awards back so ganun yung kailangan natin yun lang si Ricky De La Peña pero maganda siya maganda pa naman yung pagpapakilala sa kanya ng Lukban umupa pa sila ng ng resort. Parang ipakilala siya tapos hindi siya nagsha-shine ngayon. Pero I think naman kakabog naman. Hopefully. Oo. Yeah, so si hindi pa naman. Oo. Yeah. Si Ricky. Yeah. Ako, mention ko lang si Kabanatuan. I think that she is also the one to watch out for in the competition. I've always been mentioning that she looks like Pia Wurtzbach. Mas
hindi naman younger, pero mas, oh yes, let's admit, medyo siguro younger version of Pia. Especially ng press presentation, di ba? Stellar press presentation, and ang ganda niya sa swimsuit, I have a bias sa mga color green. She wore a green swimsuit sa kanyang swimsuit photo. I'm starting to like a Banatuan. I think this girl has a potential to, ano, to rise to the occasion. Napakaganda ng face nito. At mas maganda ang pasarela. Maganda ang pasarela ni yes. Banatuan. She magaling sa pasarela. Ayan. Agree naman kayo kay ano, kay Kabanatuan. Sino pa yes, ang agree ako kay Kabanatuan. Add ko na din si Cagayan de Oro, si Lynn Lomongo. Nung press presentation, siya yung naka-green. Sobrang iba talaga sa akin yung aura niya. And ewan ko, may something na may pagka-mysterious siya na parang iba yung beauty niya na parang yung parang captivating siya. And pagdating sa pasarela, alam na alam niya kung yung mga transition, kung paano mag-project, which is parang pro na, pero I'm not sure kung veteran na siya pagdating sa pageantry, pero I mean sa ano local pageant niya. I mean sa ano niya, sa local. So, parang naramdaman ko lang siya ng press presentation, kaya pinasok ko siya sa ano ko, sa mga list ko. So, pero when it comes to beauty, pasarela, styling, check sa akin, yung comp skills, yun na lang talaga, inaabangan ko sa kanila. Para makapag-ano tayo ng latag. Yan. Ako naman, Doc said, may napapansin ako, nanonood kasi ako ng mga international vloggers na nagtumitingin din at saka nagbablog at nagko-content din about the Miss Universe Philippines. Mga international vloggers, lagi kong napapansin na sa listahan nila si Bacolod City. Yes. Na hindi natin siya pinag-uusapan. Mm-hmm. Even Luis, sa mga Latin vlogger, nasa radar talaga nila si Bacolod City na hindi ko nakikita. Nakikita ko lang siya, nakamukha siya ni Pamela Baranda. Maganda yung kanyang swimsuit. Kaya lang parang super sexy, super calendar girl, super ganun nga. Napapansin na ano talaga na bakit nila nakikita? Anong nakikita nila kay Bacolod? Kaya napapawonder ako bakit yung mga international vlogger ay si Bacolod City ang one of their choice na papasok. At hindi lang basta-bastang choice na sa top 5, na sa top 10, ganun. Kaya, tingnan natin, malay mo, di ba, si Bacolod City, iba talaga yung dating niya in person or iba ang dating niya sa ibang lahi, hindi sa ating mga Pinoy. Totoo, we have to watch out for Bacol. you mentioned that Bacolod. In your top 15, di ba? Pasok pa siya sa top 15, Sir Gayson. Yes, pasok din siya sa akin. Ako ang ipapasok ko dito when it comes to credentials, huwag nating kalimutan, we have a doctor in the ano, in the list of girls, si Bantayan, no? Si Bantayan. Yes, si Bantayan Island, nakakaloka. Correct. Very pretty face, para siyang doktorang pwede mong ilaban sa Miss DOH, ang ganda ng kanyang mukha. Alam natin that she almost clinched the crown from Chris Tiffany Hanson. Miss Universe Cebu. During the binibining Cebu, yes. Diba? Kinabahan tayo kay Bantayan kasi she really excelled during that night. So alam natin may ibubuga ito sa, you know, sa coronation night. And of course, malamang sa malamang ang communication skills nito ay bumubulaga din at bumubula. Oo, kami mga doktor ang mga oral communication skills namin talagang kailangan, no? It's part of our work. So I think, So I think bubulaga itong si Bantayan Island for sure. She's the one to watch out for. Batiin ko lang muna, nanonood ang friends natin from the Crown Philippines, Sir Jonathan Santos. Hello! Hello! Magandang gabi. At saka magko-comment lang ako, Doc, said kay Bantayan. Si Bantayan, nag-survey kasi ako sa mga Marites at saka mga tambay dito sa amin kung sino yung bongga sa kanila sa swimsuit. Akalain bang pasok sa top 5 din si Bantayan? As in, so more than 100 people yung ano, yung tinanong ko, kasi gusto ko yung opinion ng ano, yung walang alam sa pageant, yung talagang hindi nila alam kung sino yung front runner, but surprisingly si Bantayan ay isa sa mga gusto nila dahil doon sa swimsuit, kasi daw hindi malaswa, ang ganda ng figure, hindi mapayat, hindi mataba, sakto lang, walang muscle, talagang babaeng babae daw. So ayun, siguro pag sa hindi pageant fans, nakikita nila si Bantayan is kabog. Dapat talaga siyang bantayan, di ba? Agree.
Wow! Dapat talagang bantayan si Bantayan Island. Sabi ni Grace Lee Jean, and of course, si RJ Ignacio also mentioned, Miss Florida po, ang galing po ng performance niya sa Miss Filipina International. Totoo, no? Also want to watch out for si Miss Florida. Yeah. Matea. Performance as well. Matea Smith. Matea Mahal Smith. Ayan. Mm-mm. Rabia Matea. Rabia Matea. Yeah. Sino pa? Sino pa ang inyong mga bubbling up or in the radar? Siguro kung credential lang, ilalaban ko dyan si Sydney, si Janina Ann Louie. When it comes to credentials, may nag-post na parang isang pageant, site sa Facebook. Parang kulang pa yata yung pahina ng pages ng Facebook para lang sa, credentials nito sa mga na-achieve niya sa buhay. Talaga nagulat ako nung nabasa ko yun. Hindi ko siya, nabasa ko siya, pero parang napagod ako sa dami ng credentials niya. So when it comes to credentials, ilalaban ko to si Janina. And alam ko kasi, kahit medyo maliit siya, medyo young vibe siya, pero pag mini-makeupan siya, kaya niyang i-level up into yung womanly figure na ikita ko sa kanya. Sa styling, napaka-fresh niya. Doon pa lang sa mga promotional video nila, nakikita ko na sobrang charming niya. So binabantayan ko din siya. Kasi hindi natin alam kahit medyo nandun siya sa small side, medyo may kaliitan, pero hindi natin alam, baka bumulaga siya when it comes sa mga voting, di ba? Sa mga credential na part, and lalo na sa comm skills, yun lang ang sawik sa kanya. May isa pa akong naalala, si okay, Miss Palawan, si Raven, yes. Doctor. Oh yes. My gosh! The height, the quality of communication skills, even na 18 years old pa lang yung lola mo. Very chameleon beauty. Oo, ang problema ko lang sa kanya yung styling. Correct, yung makeup. Kasi maganda naman si girl, pero minsan hit or miss ang eksena. Pero sa swimsuit, I like her. Ayoko lang ng buhok kasi masyadong matigas na matigas, as in matigas pa. So, feeling ko pag umikot siya, susunod din yung buhok niya na ganun pa rin. Walang pagbabago. Sana yung styling team, yung team ni Raven, maganda yung bata, matalino yung bata, huwag ninyong sayangin. Alright. Ayan, meron tayong mga comments dito. Sabi ni Aquelli, hi Gazel, Dogzad, and Ace. Remember me, Ace? Naku, may past yata kayo nito. Please watch Binibining Kanlahi tomorrow. For sure, bibigyan nila tayo ng pampagulo sa top 5 ninyo. May nakaraan. Oo nga. Sabi nila, oo. Papasok sa Miss Universe Philippines ang mananalo bukas sa Binibining Kanlahi representing Tarlac. Tarlac na siya. Talaga? For this season, yes. For this edition, hahabol? Yes. Yes. Wow! So we need to watch out for that. Nako, Tarlacenia pa naman. Mga magagaling din yung mga yan sa pageant. Yes, at saka hello, knowing Wilson. Binibining Kanlahi. Yeah, go ahead. Knowing na Binibining Kanlahi ay nagpapadala talaga sila ng mga quality girls. At saka isa to sa mga sikat na pageant provincially. Kagaya ng Miss Bicolandia or Binibining Cebu, isa to sa mga sikat na pageant, at talagang grabe yung guest nila bukas, sila Sir Jonas Gafood, lahat halos ng mga sikat diyan sa Empire nandoon. So let's see kung sinong mananalo sa Binibining Kanlahi. Aquel, tingnan natin kung kakabugyang mga Mr. Lam. Tignan natin. We have to watch out for. May aabangan pa pala tayo, no? Nakakaloka. May mga pinapasok pa sila habang nagsastart na yung pre-pageant activities. Correct. Alright, sige. Parang official, mas official na siya. Yeah, so many high-caliber ladies. This could be anyone's ball game. Overall performance at the end of the day. Agree naman sa'yo. Wilson is one of my makeup artists. Hello from Bataan. He's watching. Ayan. Hi, hello. Hello po. Oo. Sabi ni Passion Fan NYC. Agree with Palawan. With the right makeup kapes niya si Donning ng Maria. Si Maria Downing ng Dominican Republic. Dominican Republic. Eyes, I think. Yeah, because yes, of the yeah. Eyes. Ito, sinagot ni Aquelli ang sagot niya. Yes, she's automatically part of MUPH representing Tarlac. Watch out, Miss Concepcion. Malakay, Liverzoza, and La Paz, Tarlac na happy din. Naku, we have to watch out for those girls. Yes.
Oo. Hello, Kuya. Very exciting. Ayan. Siyempre, before anything else, we'd like to thank our almost 300,000 viewers man ngayong gabi. Maraming salamat po for watching. Siyempre, guys, please naman, do like this video. Palike naman dyan. Dapat umabot tayo ng more than 200 likers sa video na to. Likes. Like nyo na. And of course, don't forget to subscribe on my YouTube channel. Sister Ace, may YouTube ka ba? Tama ba? Wala. Guessing. Wala. Talagang guessing. Pero alam mo, ganyan din ako nagsimula before. Nako, ganyan din ako nagsimula before. Ayaw niyang gumawa. Ayaw ko dyan sa kanya. Oh, ito Sir Ace, batiin mo. May papa-shout out. Ayan, hello sa'yo, Rick Anthony Tikao. Shout out sa'yo and happy watching. Ayan. Ayan. Okay. Ayan. Of course, don't forget QC, sabi ni Jerome Lim. Ayaw nga pala. Sorry. Lorraine. Don't forget. Ito. Lorraine Ojimba. Bakit wala siya kahapon doon sa ano? Wala siya kahapon doon sa signing of contract. Alam ko kasama niya yan ni Jerome. Alam ko. Bakit? Hindi ko na sasabihin, no? Comment. Ay, may ganap. Ayan. Ayan. Pero ano, before... Ah, sige, go ahead. Yung ano, okay. Si Lorraine Ojimba, talagang kaya niyang ano, magbago lang sa lang styling team. Hindi magbago, pag-aralan ng styling team niya yung nakakaganda kay Lorraine Ojimba, hindi yung magbago naman ha. So kung yung Quezon City, yung team niya, yun na yung nagsistyle sa kanya. Hopefully, pag-aralan talaga ng bonggang-bongga kung ano yung makapagpabuti at mapakapagpaganda pa kay Lorraine. Kasi doon siya nadadali. Kasi when it comes to communication skills, height and everything, kaya naman, com skills, styling niya talaga, hindi consistent. Oo. Tama. True. Ayan. Don't forget, siyempre, si Lorraine Ojimba. You have something to say, Sir Ace? Yeah. Add ko lang din si Lorraine Ojimba kasi para siya yung ano, feminine, more feminine side ni Alexi Brooks. Diba? Ganun siya. Ganun ko siya nakita na parang mas feminine siya kesa kay Alexi Brooks. And at the same time, yun nga, tama si Gay. So when it comes to styling, sayang pa naman kasi may kahulma siya ni Venus Ray pag tumitindig siya, lalo na yung aurahan niya. So ayun lang, styling. Pero I like na very experimental sila when it comes to hairstyle niya. Talagang, ewan ko, minamaximize nila yung buhok nila, which is really good kasi that's her edge. Ayun lang, styling. I agree, no? Isa sa bubulaga to, very good communication skills. I'm sure she's gonna do well in a closed-door interview. Ayan, Lily Ignacio, good morning, watching from Florida. Magandang umaga sa'yo dyan. Thank you for watching and tuning in. Marami pong salamat. Ay, John Paul Uy says, hope to meet Ace here in Europe. Such a fan of you three watching from Germany. Cien Lim out. Ano to? Out and Doxed in Paz. Wow! I love it. Alam mo, hello, ang pinakamalaki kong nakasabayan sa hosting back in UST was si Andrew Wolf, Mr. Wolf before. Yeah, mm-hmm. When Janine Togonon won in Miss UST, nag-host kami ni Andrew Wolf. I'm one of the hosts from UST. Oh, wow. Ayan. Good to know. Ayan. Nice to know dyan. No respect. Ito, pakibati naman, Sir Gisel. Konbanwa, greetings from Tokyo. For me, ang hanap ng organization Miss You this year ay yung babae talaga kasi si Kun An, yun ang wala sa kanya. Tita Jenny ng ano, Japan, hello. Ang bait-bait niya. Maraming salamat po. Ayan, si Jeslani Gamalio. I always make sure to like your live, Doc Zed. Hello, Gisel and Ace. I miss your live with Miss G. Great evening seeing you guys now. Yes, pinaplano na po namin yan with Miss G. Nasabi na rin sa akin ni Sir Gisel. Maraming salamat. Please do like this video pa rin. And, syempre, punta na tayo sa ating, ano, ito, last na lang. Sabi ni Phoebe Skyrocket, mala Paris Fashion Week ang outfit at eyewear ni Sir Ace. Oo nga, kinabog kami tonight. Sana all. Parang gusto ko na tuloy magsalamin na din. Ay, sige, magmapamaypay na lang ako. Ayan. Si Abby Mercado, hello from Kingdom of Saudi Arabia. Magandang tanghali sa'yo dyan. Abby, hello. Thank you for watching. Of course, gaya ng mga ibang naging guest natin ngayong gabi, aalamin natin kung sino ang mga nasa top 5 list ni Sir Ace. Ngayon lang namin malalaman ni Sir Gisel ang top 5 ni Sir Ace at pag-uusapan natin ang tatlong categories gaya ng minimension natin before. Universal Beauty, number 1.
showmanship or the pasarela. At number three, the communication skills. Gusto natin malaman kung ano sa tingin or ang point of view ni Sir Ace sa mga top five niya as early as today, March 6, 2024. Nagbago na rin yung top five ko. Nagbago na. Oh my God. Actually, ako din, nagbago na din ang top five ko. Alam mo ba yun? Nagbago na yung top five ko. Ang dami ko nang nilaglag. Ay, ganun ba? Nako. So, babaguhin nyo na ngayon. Babaguhin na namin ngayon. Sige, kailangan ko na ng reseta ulit para mag-usap-usap. Ayan na, nagbigay na ng top 5 si 11-11. Ito ang top 5 niya. Iloilo, Kaintab, ako, or Quezon Province, Taguig. Let's mention our top 5. Sir Ace, mauna ka na. Sino ang top 5 mo? Top 5 to sa beauty, of course. No? Una dyan, syempre, si Quezon Province, si Atisa Manalo. Should I explain ba? Or top 5 muna? Yes. Explain muna lang. Sige. Si Atisa Manalo, alam naman, kasi di ba sinasabi nila before na parang pang Miss World siya or parang medyo sweet yung face niya. Pero nakita naman natin ng press presentation sa mga photos na nire-release niya. Iba na. Yung transformation, kitang-kita na natin. So, ayun lang. So, of course, Atisa Manalo. Second ko, si, I think I have to go with Northern California, Kayla Jean Carter. Ewan, iba pa rin talaga yung beauty niya. Sobrang nakakabulag, captivating. Parang effortless nga lang yung beauty niya. Talagang yung mga photoshot, mga headshot challenge, ito talaga yung ginawa yung challenge para kay Kayla Jean. Talagang beauty lang. Face lang talaga yung labanan. Siya yung pwede kong isabak. So, pangatlo ko, I'm gonna go still with Christeline McGurry from Taguig. Ewan ko, kasi yung beauty niya, iba talaga sa akin siya. Parang siya yung morena Barbie natin, na Filipina, modern, Maria Clara, pero na Barbie side. Ganun ko pa rin nakita si Christy, kahit na sinasabi na nila, very matured. Pero feeling ko parang iba pa rin talaga pag dinala to sa international stage, especially sa Mexico. So, ayun, so Christine McGarry. And then, pang-apat ko, si, I'm not sure, pero iba yung feeling ko sa kanya. So, si Chelsea Manalo, Black Barbie. So, pero I like Alexi. It's just that, for me, when it comes to femininity, yun pa rin kasi yung hinahanap ko when it comes to beauty pageant. Yung parang yung feminine side, kasi it's beauty pageant for me. So, I'm gonna go with Chelsea Manalo. And then, ikalima ko, I'm still torn, pero I have to give it to her. So I think I'm gonna go with Pasig. Yes, sasabihin natin very matured na siya, Pasig, pero at the age of 38, are you kidding me? Di ba? Parang may kilala ba kayong 38 na ganun, no, kaya makipagsabayan sa mga 20s, 30s. So sobrang nagulat ako sa beauty niya, lalo na sa mga photos niya. Yes, the maturity is there, medyo matured na, pero iba pa rin talaga. For me, she's one of the glamazona talaga sa edition na ito. So ayan. Ayan. Grabe yung glamazona. Grabe yung glamazona na term na ginamit sa atin ngayong gabi. Hindi ko makakalimutan. Word for tonight, glamazona. Oo. Ayan. So, yun ang top 5 ni Sir Ace, no? Yun ang number 5 niya. So, ang number 5 niya ay si... Nakalimutan ko tuloy agad dahil sa term na glamazona. Si Selena. Si Selena Antonio. Ang sino? Sorry ulit. Si Pasig. Si Pasig. Number 4 ay si Chelsea Manalo. Number 3, si Taguig, Christy McGarry. Number 2, yes. Bulacan. Bulacan, number 2 ay Northern California. Mm-hmm. Yes. Nawala ba ako? Nawala yata. Hindi, nawala si Doc. Ah, nawala si Doc. Oh, ayan. Okay ka na ba, Doc? Ayan. Yes. Okay na, I can hear na. Ulit, number 1, okay. Quezon Province. Number 2? Northern California. Northern California. And then, tapos Taguig. Then, Bulacan. And then Pasig. And Pasig. Yun ang 5 niya. Oo. Ayan, sabi ni Milk Tita, pansinin nyo naman ang leather jacket ni Doc Zed tonight. Oo nga, pinag-leather jacket ko kayo ngayong gabing ito. Pansinin nyo naman po. Tapos yung may... Tapos yung may mic up ang may kulay green, o diba? May mic up na kulay green, nagre-reflect talaga siya sa... Yeah, naka-on tayo para hindi naririnig. At syempre, hindi na tayo binabash ng mga tao. Naka-microphone na tayo ngayon. Nag-ready na tayo. At maganda na rin po masyado. Medyo nag-improve na po ang internet connection natin ngayong gabing ito. In fairness naman sa atin. Ayan.
Yes, sa beauty pa lang yan, ranking ni Sir Ace. Okay, mamaya pag-uusapan natin ang iba sa mga number 5 nila. Ikaw, Sir Gisel, may nabago ba sa iyong universal beauty as of today? Oh my God, sa beauty talaga. Siyempre magkakaiba tayo ng ano, ng mga opinion when it comes talaga sa beauty. Hoo! Natatawa ako. Yung top 5 ko sa beauty, hindi ako masyadong fan kasi ng mga mistesahin ng bonggang-bongga. I don't know. But I go for, sabi ko nga, si Bulacan. When it comes to beauty, pasok talaga siya sa banga sa akin. Sa everything about her face ay talagang okay sa akin. Then si Quezon Province. Tapos si Christy McGarry, number 3. Yung number 4 ko is, si Albay. Tapos number 5 ko is si Alexi. Alexi, nako! Nag-iba-iba na ang mga listahan sa gabing ito. Totally different. Oo. Totally different. Ulitin natin, Sir Gisel, sino ang number 1 mo? Si Bulacan, si Quezon Province, si Taguig, tapos si Albay, and Iloilo. Nako, totally different, no? Umabot si Albay, si Iloilo, si Quezon Province, nag-iba si Taguig. Na. Yan ang iyong ano. Kasi pinagtatabi-tabi ko sila. Yes, yes. Pinagtatabi-tabi ko sila. Nagsishine talaga yung mukha ni Albay sa akin. Even though na yung mga dati at saka mga returnees or mga may international experience na nakakaumay na sila for me. Kasi lagi araw-araw ko na lang silang nakikita eh. Araw-araw. So nagsishine yung mga bago. Kasi bago ko lang silang nakita. I don't know kung mauumay ako sa kanila sa April. Tingnan natin. Tingnan natin. Oo. For the month of March, yun ang flavor of the month mo. Tama yeah. Oo. Ako, ang top 5 ko, if you're gonna ask me, bago ko basahin tong comment na to, ang 5 ko would have to be still, number 1 ko, si Baguio pa rin, ang aking universal beauty. Very Zoleika. Ay, bakit nawala si Baguio? Oh, nakalimutan si Baguio. Nawala. Pwede palitan, charot. Palitan siya si Christy McGarry kay Baguio. Okay, ipapasok daw niya si Baguio. Nakalimutan ni Sir Gisel si Baguio. So he's replacing Baguio over Taguig. Ayan. Oo, okay. Noted ano pa yan? Po. Ako, number one ko pa din talaga sa universal beauty ko si Baguio. I think she's the face of the universe of this year's edition. Very ka Zoleika Rivera na may pagka Clarissa Molina ang dating. Very Latina talaga. If you see her in person, guys, walang budol. And lagi ko sinasabi, I mean, no bias naman talaga. Si Tara talaga ang nagpalabas sa akin sa aking comfort zone this year. At I'm training her for Q&A. Oo. Wow. Ayan. So siya ang aking number one sa Universal Beauty. Number two ko sa Universal Beauty, I'll give it to Iloilo, no? Si Alexi. I love her styling. Parang wala pa ako nakitang miss sa mga stylings, outfit at wardrobe ni Alexi so far. I like how she's being styled by her team. Especially now that she's under Aces and Queens, I think that would be a huge factor for an advantage for her. So number two ko sa Universal Beauty, si Alexi talaga. Number three ko, si Chelsea Manalo. Agree, no? Ang mga Black Barbie of this year's editions, ang gaganda talaga. Maganda tong si Chelsea Manalo. Very international ang beauty. Lagi ko sinasabi, para siyang Maybelline New York na fashion model. Ganun ang dating. Yes! Ano? Si Chelsea Manalo. Napakaganda ng mukha niya. At si Sir Mikey, ang friend natin from Mistress of Filipinas. At nag-PR sa press conference ni Tara. He's also a photographer. At na-shoot niya na itong si Chelsea Manalo before. Sabi niya talagang maganda si Chelsea. Even unedited photos, ang ganda talaga ni Chelsea Manalo. Ayan. Number 4 ko sa Universal Beauty would have to be... Ako, I'll have to give it to Christy McGarry. Kakaiba. Kakaiba ang beauty nito. Very exotic looking. And I think magsa-stand out to if we send her in Mexico. We really have to watch out for Christy McGarry. And then number 5, alam mo, lately talaga, she's rising to the occasion, rising to the top. I'll give it to Bacoor. Ang ganda ng styling niya lately.
nakukuha na nila ang tamang timpla for ano, for VVV. Lalo na kahapon. Sobrang fresh. Sobrang fresh, sobrang mamahalin, ang ganda. So, I'm afraid to some of the frontrunners, guys, VVV is rising like a dragon. Mukhang nagigising na ang natutulog na dragonesa. Kaya yan. Tapos, si Atisa, she's in my number 6 spot. Kwento ko lang, kasi I really don't like the fake tan that they're using for her. I hope they get rid of that. Maganda naman si Atisa even on her natural skin. Proper styling lang para maging Miss Universe caliber. Kasi si Catriona, she didn't use fake tan naman eh, di ba? So, yeah. I think dapat maging ano lang, mas natural lang talaga. Hindi kailangan ng fake tan na gagamitin sa kanya. Ayan, yun ang aking number, top 5 sa Universal Beauty. Basahin ko muna ang comment ni Lee Jaiho Vlogs. Wow, Docs, upgrade na ang mic at wifi. Kasi naman dati habang tumatagal, pahina ng pahina ang boses until wala nang marinig at all. Pasensya na po kayo. We're just starting. Ayan. So sa tatlo ang average, si Christy ulit ang winner nyo. Actually, no? Siya ang ating, ano, si Christy. Pero kasi pinalitan ni ano ni Sir Gaze. Oo, wala siya sa akin. Si Christy McGarry. Tinanggal niya. Oo. Ayan. So si... Sige. Parang so, si Bulacan ang ating, ano, common. Yun ang ating mga... Oo. Si Bulacan or si Kenton Prabhu. Si natin. Oo. And Baguio. Ayan. Kayo. Mm-hmm. Ayan. Oo, and Baguio. Are you guys... Do you guys think we're ready to send a Black Barbie in the competition? What do you think? Ako ready. I'm kung Alexi Brooks lang naman yung ipapadala or Chelsea Manalo ang ipapadala, hindi ako manghihinayang or hindi ako mag-disagree kung ready ang organization ng Miss Universe Philippines, why not? Kung dalawa sa kanila, bakit ba hindi? So ayun, kung isusuga lang naman natin when it comes to beauty, communication skill, everything, pwede tong dalawang to. Yeah. Oo, no? So, ikaw, Sir Ace, what do you think? Are we ready to send a Black Barbie? Definitely. Kasi meron tayong complete package na Black Barbie. So, I definitely, di ba, na parang naniniwala ako na it's about time. It's just that the Philippines are really ready na, pero the organization, the MU ba, are they ready for us, di ba, na magpadala? So, yun lang. Oo. Ay, pero yun nga, Tita Jenny. Maraming salamat muna kay Tita Jenny. Kape-kape tayo. Maraming salamat. Ayan. Po. May ililibre na ako ni Doxed pag magkita kami sa May. Oo. Pumunta ka na dito at gumala muna tayo for the coronation. Maniningil ako ng kape. Nasaan ka ba, Doxed? Saan titi ka ba? Paray! Saan? Sorry. Naku, baka hanapin nila ako. Wag! Magkikita lang kami niyan sa main. Makalat-galat lang po ako dito sa Manila. Magpa-confine mo muna, Ace, para makita mo si Doxen. Naku, wag! Ang layo naman ang hospital. Corpus Centennial, TPA, Face Guard, Atisa, Tara, and Chelsea. Agree naman ako dyan sa I agree mo. Din. Maraming salamat, Abby Mercado, sa 10 Saudi Riyals na pinadala mo. Wow. Thank you so much po. Nakakataba it, naman ng puso ang mga ano. Oo. Grabe naman yan. Ayan, sabi ni Shoe Vlogs, pareho kami ni Doc. Gusto ko si Baguio talaga. Kung sino top 2 standing, Baguio, Iloilo. Nako, we have to watch out for that. Ayan. Okay. Sabi ni Sir Tony Lemon, galing ni VVV, grabe, she is transforming. Agree, no? Iba. Agree din. Yan. Agree. Saka iba. Oo. No more ayan. Sabi ni Lee Jaiho, Doc Zed, I saw in TikTok that you hosted Taras Prescott. Ang galing mo pala mag-host. Galing-galing, love you. Haha. Maraming salamat sa pagmamahal. Ayan. Oh, diba? Kung kailangan ng host, message nyo lang po ako sa Instagram na Dr. Doc Zed. Actually, napanood ko yung pageantology. Aba, si Doc. Alam ko na mag-host siya kasi sinabi niya sa amin before. Pero yung nung napanood ko na, nakaka-proud pala. Nakaka-proud na kilala ko yung nag-host. Nakakaloka. Congrats. Nakaka-proud. Promise. So yung ako yung na-proud, sabi ko, ang galing-galing naman, sabi ko. Doctor, maglagay ka na ng details mo dyan, no? Para for ano, promotion. Halapin nyo lang ako, Dr.Zed lang sa Instagram. Let's check our schedule. O, ako mag-host ng mga weddings nyo. Ganyan. Ayan.
Okay. Sige, maraming salamat sa ating 340,000 viewers. Grabe. Ay, grabe naman sila. Thank you so much, guys. Thank you, guys. Oo. Sige, let's proceed sa ating showmanship at stage presence / pasarela. Sino ang top 5 list mo, Sir Ace, sa ating showmanship / pasarela? Okay, dahil first time ko to, kanina lang ako naglista. O, saunahin ko na dito si Baguio. Kasi si Baguio kasi, iba yung aura niya, napaka-youthful ng vibe niya. Plus, hindi ko man lang siya nasama sa top 5 ko, pang-anim ko siya sa Universal Beauty. It's because sometimes, kasi diba, pag ngumingiti siya, sana bigyan niya pa ng confident pa. Dagdagan niya pa ng confidence kumbaga pag naglalakad siya kasi nandun na yung styling, yung beauty. So when it comes to pasarela, yung aura niya kasi pag lumalakad siya, alam niya kung kailan niya parang ika-captivate yung mga tao. So kaya pinapasok ko siya sa listahan ko ng when it comes to stage presence. So pangalawa ko, nakita naman natin si Quezon Province, si Atisa Manalo. We have no problem when it comes to stage presence. For me, siya yung nag-number one sa press presentation. So no more explanation sa kanya. Third ko si Iloilo kasi gusto ko rin magpasok ng very strong and powerful na pasarela na stage presence. And sa kanya ko nakikita yon. So when it comes to power, talagang masasabi ko Iloilo talaga. And then pang-apat ko si Tagig. Sinasabi ng iba yung pasarela niya na parang hindi okay o hindi maganda. Pero for me, masyado niya lang siguro na excite, pero nakikita mo sa mga mata niya yung face niya hindi nagbabago, walang pag-aalinlangan. Pero tingin ko she's a very pro, siguro na excite nga lang siya. So for me, mas maganda na yung sumosobra sa stage present kasi madaling bawasan kaysa sa maraming kulang. So ang kalima ko nabanggit kanina, transformation, si BBB. Ewan ko si BBB kasi sa akin ibang BBB yung dinala niya, dinadala niya or siya mismo sa edisyong ito. Nakikita ko yung transformation, yung sleepy eyes niya. Although meron pa rin sa mga photo, especially dun sa head, sa swimsuit. Pero ayun eh, yun na lang yung mapapansin mo sa kanya eh. Pero when it comes to stage presence, nabago for me. Mas gusto ko yung, pagdating kasi sa mga returnees, di ba? Gusto mo yung transformation. And nakikita ko kay BBB yun. So may progress. So ayun lang. Ayan, sige. Let's run down ulit your 5 spot. Sino ulit? 5 spot, si BBB, si Tagig, Iloilo, Quezon Province, and then Baguio. Baguio ang number 1 mo sa stage presence. Uh-oh. Okay, sige. Sir Gazel, sino ang 5 spots mo as early as up to date? Let's update our top 5. Iba na naman to. Sana lumabas ang totoo. Oo. Number 5 ko si Kainta. Medyo may lang ako talaga, wag siyang maging overconfident kasi mukhang lumalabas na ganun doon sa galawan. Tapos si BBB, may number 4. May number 3 is Iloilo, konting lambot pa. May number 2 is Baguio and Quezon Province is my number 1. When it comes sa pasarela and stage presence lang yun ha. So that's why. Ayun, sa'yo naman, Doc. Ulitin natin, sino ang 5 mo, Sir Gazel? 5 ko is Stacy Gabriel, Kainta. And 4 ko is VVV. 3 ko is Iloilo. 2 ko is Baguio. And 1 ko is Quezon Province. Okay, sige. Ako... sa stage presence pasarela ko, number 1 would have to be Baguio City. I saw her catwalk very recently. She posted her recent catwalk pasarela. Iba. At nakita ko talaga siya in person. Iba talaga. Ako na nagsasabi sa inyo, tinataya ko ang pangalan ko in the name of pageantry. Surprise for the coronation night. Iba to. Latina Slayer ang dating nitong si Baguio. Number 2 ko would have to be Atisa, Quezon Province. Hinog na si Atisa. She can really wow everyone. She was only 19 to 20 when she represented us in Miss International. Kayang-kaya nito. Kayang-kaya nitong si Atisa lumaban at kumawala. Alam natin ang caliber ni Atisa sa pasarela at saka sa showmanship. Number 3 ko would have to be Iloilo, Alexi Brooks. Kulang lang ako ng mga fierceness na motion kay Alexi, yung mga tamang camera angles lang, kulang lang ako sa kanyang ganun. I think kailangan nilang paglaruan yung mga
angles na yun sa kanya. But nonetheless, I think Alexi can really perform very well in the coronation night. Number four ko would have to be... I think number four ko would have to be Tagig, Christy McGarry. Magaling. Kulang lang ng spice. Dagdagan lang ng konting spice. Or I guess trademark na lang ni Christy ang kailangan natin sa kanyang catwalk para malaman natin na, okay, ito ang tipong or trademark ni Christy McGarry. At number five ko would have to be, actually I'm having a difficulty choosing between VVV and Stacy, pero based dun sa stage presentation, based sa press presentation nila, I'd have to go with Stacy Cainta Rizal. No? She's small, but she's really terrible. Alam niya ang mga camera angles at kaya talaga mag-perform nitong si Stacy. Ayan. Sige, yun ang aking number five spot. Ayan. Sa communication skills, bago tayo, bago natin i-finalize at i-wrap up ngayong gabi, sino ang top five mo, Sir Ace Evans, sa comm skills? We've seen the girls already having their interviews left and right. I know we're, we have a lot of, things to comment about them. Who are your five best speakers among the girls? Okay, so parang ilan pa lang nakaka-interview sa kanya. So I'm gonna give it my number five spot to VVV. Victoria Velasquez Vincent from Bacoor. Alam naman natin yung comm skills nito when it comes to yung speaking ability niya, yung voice niya, very soothing to the ears. And when it comes talaga sa depth and substance na kay VVV, it's just that sometimes siguro the way she speaks is medyo nakakaantok, pero that's her eh. So yun lang yung sa kanya, pero one of the best speaker talaga to si VVV. And then number four ko, Stacy Gabriel kasi number four spots ko siya kasi when it comes to personality, kapag nagsalita siya, oozing talaga yung personality to. May tendency lang din talaga mag-overconfident siya when she speaks. So yun lang ko sa kanya, yung parang kinakain niya masyado yung nag-i-interview or yung someone na nagtatanong sa kanya. So that's the tendency lang, but she's still one of the best speaker. Number three ko, hindi ko alam kung narinig niyo na siya magsalita, pero narinig ko na siya, si Florida, si Matea Mahal-Smith. Awarded din to when it comes sa mga, achiever at the same time, marami experience sa buhay na bully, and ginagamit niya yon as a power niya when she speaks. Narinig ko na siya magsalita, very eloquent, articulate, talagang powerful speaker to si Florida. And then number two ko, si Tagig. Si Tagig naman, when it comes to eloquency and yung speech prowess, nasa kanya eh. Nandun yung depth, yung substance, maganda rin speaking ability nito. And alam mo yon, yung may conviction. And then number one spot ko, si Iloilo. Number one ko siya kasi complete package when it comes to power, strong conviction. And ito yung hinahanap ko sa mga best speaker, mapuso. So Iloilo ko nakita yung may puso siya pang nagsasalita, and alam mong totoo yung sinasabi niya. So yeah, number one ko si Iloilo. Ako naman, nakakaloka. Nagbago na naman to. Lagi na lang. Number five ko. Ni Sir Ace, ang best speaker niya? Iloilo. 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 Mm-hmm. Ako. Ay, nako, paano ba to? Number five ko si Tagig. Magaling talaga si Tagig when it comes to speaking ability. Relatability lang yung akin. Yung wala sa kanya. Kasi when it comes talaga pag sa alta-altahan at sa mga alta-syudad, yung mga nakakapakinig sa kanya, ay talagang matutuwa at talagang mapaproud dahil dito kay Christy McGarry. Ang galing talaga magsalita, humahanap siya ng mga words na talaga mapapaganun ka talaga. Tapos, ang problema ko lang, hindi lahat ng kakarelate sa kanya. Yun lang talaga. Hopefully, bawas-bawasan niya yung magsalita ng, para kasi siyang Iliana Aduana, na may mga word na binabanggit na nakakaloka na ano yun, saan yun, kailangan mo pang mag-research. Ayun, number four ko, si BBB. BBB, parang si din siya, si Tagig. Ang problema, si BBB ngayon mukhang relatable ng very, very light. Medyo nag-tone down siya sa mga mabubulaklak na sasalita. Medyo
lumayo siya ng bigla doon. Pero magaling pa rin talaga magsalita. Number three ko, kainta. Why? Kasi ano, yun nga, sabi ni Ace, magaling siya magsalita eh. Talagang lamon na lamon kung sino yung mag-e-interview sa kanya. Lalong-lalo na kung so-so lang yung nag-e-interview sa kanya. Talagang lalamon niya ng buong buo. Yun naman ang nakikita, parang ang yabang ng dating. Parang basta, ganun lang yung dating. Kasi dahil sa magaling talaga siya magsalita, number two ko, unexpected, Northern California. To be honest, ang galing niya magsalita. Once na magsalita siya, hindi siya yung, di ba, yung mga Americans, pag magsalita, mukhang hindi ako nakaka-relate. Pero siya, iba siya. Every word na sinasabi niya ay naiintindihan ko, pumapasok sa akin, nakaka-relate ako ng bonggang-bongka. At number one ko, Iloilo, obvious ba, nakakakilabot yung mga interviews niya. Sa lahat, kay Adam, sa The Crown, talagang, oh my God. Grabe, kung masasabi kong when it comes sa pagsasalita, isa to sa pinakamagaling sa history ng Miss Universe Philippines. Na magaling talaga siya magsalita. Yung sobrang relate na relate ka. Yung alam mo, pag tumititig siya sa nag-e-interview sa kanya, parang mahalin mo ko. Parang kinukumbinsin niya yung tao kung paano mahalin siya, kung paano siya maintindihan, kung paano makarelate sa kanya lahat. Ganun yung power niya when it comes to speaking skills. That's why I really like Iloilo. Ayun. Ang ganda. Napakaganda ng commentaries niyong dalawa. Grabe kayong dalawa. Wala akong masabi. Kaya naman maraming salamat sa ating 370,000 viewers. Grabe. First thing. Thank you so much. Ayan. Before anything else, bago ko ibitaw ang aking top 5 sa communication skills, at sinasabi ng mga tao, I'm biased. Well, malalaman nyo ang aking 5 list sa comm skills, ha? Sa comm skills. Before anything else, please like this video. Maraming salamat po sa panunood ngayong gabi. Don't forget to subscribe and like this video sa ating mga viewers. 380,000 viewers. Ayan. Ang aking top 5 sa comm skills. Number 5 would have to be Northern California. Nagulat din ako kay Northern California talaga. She is not just a pretty face. The girl can really alam mo yon, light up the room not only because of her beauty but because of her communication skills. She speaks with a lot of substance talaga. Northern California, kapag pinaabot to ng top 5, she can snatch the crown kasi ang ganda-ganda talaga nitong si Kayla Carter. Yan naman ang alam natin sa kanya from before. She's a Celeste 2.0, maganda but very good in comm skills. Tandaan niya yan, no? So one to watch out for yan, si Kayla Carter. Number 4 ko would have to be Tagig, Christy McGarry. She speaks, people might see her a little boring, but honestly, she can really answer the question very well. Si Christy, very eloquent. I think she's the one to watch out for kapag umabot na tayo sa top 5. Ayan. Nakakatakot itong si Christy dahil she has a lot of potential in winning. And actually, kausap ko ang isa sa mga pinsan ni Christy and talagang Christy is really aiming to snatch the crown this year. Yan ang main goal talaga ni Christie's. And wala akong masabi sa kanyang comm skills. Number 3 ko, very difficult between 3 and 2, pero I'll go for VVV sa top 3 ko. Very good in comm skills. She can answer questions really well. There's no doubt that she ended up second runner-up last year. I think she can do better this year. She's ready. And yung alam mo yun, yung depth ng substance, depth at substance niya when answering na ano talaga. Na nahasa ng malala itong si VVV. Number 2 ko would have to be Stacy Gabriel, my sentimental favorite. What can I say? She can speak both Tagalog and explain in English very smooth. Ang galing-galing talaga, no? Minsan poetic pa kapag sumagot. There's no doubt if Stacy will enter top 5, mic drop moment talaga ito. At talagang kakabahan ang sino ang dapat kabahan kapag umabot to sa 5 list niya. Para siyang si Angelique Manto this year. Ganun yung dating ni Stacy Gabriel sa akin sa Q&A. At last ko na lang, of course, Iloilo. What can I say? The girl is on fire. Every time she would handle the mic, alam nyo, napakaganda for me na ihalin tulad siya or may lineup siya kay Zozie Beanie in terms of public speaking because we know Zozie Beanie can really
face head-to-head with Catriona when it comes to Q&A. Alam natin yung caliber nilang dalawa. At para maihalin tulad or maikumpara si Alexi sa isang Zozzy Beanie is such a huge honor for Alexi because Zozzy is Miss Universe caliber. It only means that we're looking at a possible Miss Universe winner, not only a Miss Universe Philippines winner. Ganun kalakas yung ano, ang dating nitong si ni ano ni Alexi sa atin. Ayan ang aking 5 best communication skills. Ayan guys ha, wala si Baguio. Baka sabihin niyo bias ako. Okay? Ako ang trainer niya sa comm skills pero wala sa listahan ko. Tandaan niyo 'yan. Sinasabi nila bias ako eh. Eh hindi po ako bias. That's why we're training Tara to do her best sa mga Waterloo niya. But nonetheless, I think the best player this year is Alexi talaga. Si Alexi. Yeah. Oo. Oo. Ayan. Grabe ang mga usapan natin. Alam mo, hindi tayo makapag-come up ng winner so far, no? Ngayong gabi. Correct. Grabe. Yeah. Oo. Yeah. Hindi tayo makapag-come up. At may mga surprises, kagaya ni Bulacan, eh, umabot na rin sa listahan natin. Correct. At take note, si Bulacan, may interview siya with Adam. Ang galing niyang magsalita. Correct. Mm-hmm. Nakakainis. Malalim, di ba? Tapos ang ganda pa niya. Nakakainis talaga. Ayan. So, dapat... Madami nag-aaway sa comment section natin. Love, love lang, guys. Love for all lang. Nag-aaway-aaway. Nakakaloka. Ayan. Maraming salamat sa ating almost 400,000 viewers. Grabe. Wow. Grabe sa inyong lahat, thank guys. You, guys. Salamat. Thank you very much. I think tomorrow, maraming mga pasabog. Tomorrow, ito, kakasend lang sa akin ng schedule ng Miss Universe. Tomorrow ay may contract signing ang mga girls sa isa sa kanilang mga sponsors. Tapos this week may mga branded shoot sila sa mga sponsors. Ay, next week pala may mga branded shoot sila. And then March 14, ilalabas yung kanilang mga videos. Mga pasabog videos, yung mga tour videos nila. Ayan. Pero the rest, saka ako nasasabihin ang mga ganap-ganap. Oo. Pero sa mga nang tatanong kanina kung kailan ang coronation night para makauwi doon sa Philippines, May 22 po, tentative, based sa calendar na pinakita. Yes, May 22. Tentative pa yun. So, Diesel, mag-book ka na, no? Tentative flight yan, May 22. Ayan. Hindi, darating na ako dyan ng May 1 pa lang. Midweek siya papatak, no? Parang Wednesday, tama ba? Yeah, it's a Wednesday, so tingnan natin. Oo. So, uwi na tayo, guys. Oo, may nag-aaway daw sa listahan ng protesta ni Doc Zed. Wala nga sa top 5 ko si Bagis Comskis. Grabe kayo. Oo. Love lang. Hindi ako bias. Oo. Ayan. Nag-aaway sila kasi wala daw sa top 5. Ipasok mo na nga. Mapasok na nga natin. Grabe naman talaga kayo dyan. Anyways, before we end, maraming salamat, Sir Ace. Would you like to invite people to like you on your Facebook? Ang dami mong followers sa Facebook and Instagram. Saan ka namin pwedeng mahanap? Hinahanap ka nila? Ganun talaga pag famous. Hindi ako vlogger, pero nag-guest din lang ako. Nag-guest ako. Pero you can follow me on Instagram, Ace Evans. And then, every Saturday, 7 p.m, I have collab with my partner, Miss Gisan Pedro. So, abangan nyo doon ako doon, guys. Nag-costume ako ng iba-iba, anime, Marvels, kahit ano, na trip natin. And mga request nyo, gagawin natin doon. And thank you so much for the invite, Doc said. And sa tinitingala ng pageantry institution na si Geisel Ortega, my friend. Follow kayo. Walang thank ganun. You so much po. Salamat po guys for watching. Ayan. Sir Ace, maraming salamat. You're always welcome here sa aking sa aking YouTube channel. Sure. Para mag ang ganda-ganda ng mga insights mo, grabe. Talagang thank you, tumatapat sa Cruella of Pageantry. Of course, Sir Geisel, maraming salamat. Can you invite everyone on your channel? Yes, thank you so much, Doc. Bukas, abangan ninyo ang aking second prediction. Kasi Diyos ko, naglabo-labo na nga sila. Naglabo-labo talaga, as in malabo pa sa sikat ng araw. Malabo pa sa, sa may basurang tubig. Kasi kung hindi ko alam kung sino yung ipuuna ko, ang basis ko lang naman is yung headshot, swimsuit, at saka press presentation. Ayun, abangan ninyo guys yung aking second prediction sa Miss Universe Philippines. Thank you so much, Doc.
Thank you very much, Sir Gazel. Alam nyo, ang ginagawa namin, Sir Gazel, parang week before, nakaschedule na. Tapos dun lang sa araw na yun kami mag-uusap-usap. Kasi sobrang busy ko din talaga. I'm stuck in the ICU for 30 hours most of the time. So pag uwi ko, tulog muna ako at larga na for the ano, for the live natin. All for the love and pageantry. Maraming salamat po, guys. Don't forget to like this video. Of course, subscribe na kayo sa YouTube channel naming lahat. Sina Mama Bex, Sir Tony Lemon of Pageant Cafe, si Ate Banks, of course, ng Abangers of Pageantry, si RJ, ang love natin, si Mama Sam, syempre, of course, si Sir Gazel, isa sa mga iniidolo natin yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much. Please spread the word. Spread this and share this video, this live to all of your friends. Don't forget to click the bell button para ma-notify kayo sa mga bagong uploads namin. This has been your pageant guru, Dr. Zed, saying good night. God bless. Bye. Bye. Thank you. Parang may kapangyarihan ka, Doc, sa dibdib. May Green Lantern ka dyan. Correct. Yung sing-sing, di ba?